Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ano pa nga ba? Ito po ang programa para sa mga mangmang, utak-biya, at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi alam ang pagkakaiba ng transaction history sa statement of account. Welcome, mga informed voters. Sa number one news and commentary program na pinapasweldo ng TV5 gamit ang BDO Cash Card. Mm-hmm. Walang kukontra sa... Kontrapato! Sa ulo ng mga namamaga at nagnanang balita, kinarnap na Montero, natagpuan sa katabing establishmento. Sa bagong lipunan, ang fearless forecast ni Coach Mackie ngayong darating na eleksyon. Sa palakasan, sino naman kaya ang binabosohan ni Bart sa kanyang Balls Stalker Series? At sa ating komentaryong kumpal, ang paalala ng ating security and counter-terrorism expert sa mga mangmang na botante ngayong eleksyon. Tila na time space warp ang lasing na lalaki nung gumimik sa Tomas Morato, Quezon City. Mm-hmm. Bigla na lang daw kasi nawala ang pinarada niyang auto at napunta sa kabilang establishmento. Narito ang report. Linggo-linggo raw gumigimik sa resto bar na ito sa Tomas Morato ang grupo ng lalaking itatago na lang natin sa pangalang Alex. It's like their weekly thing, you know? Hindi namin pwedeng sabihin ang pangalan ng naturang resto bar. Basta katunog siya ng Jerish Grill. Dahil suki na nga sila Alex, tiwala na raw sila dito. But one night, na-shock si bro after nakarnap umano ang nakaparada niyang SUV outside. Like, it just disappeared. Alas 5 ng hapon daw sila nagsimula tumoma. Pero paglabas nila bandang alas 11 ng gabi para umuwi, walay na ang kanilang auto. No one noticed that the car was gone. So when we told the security people around Jerry, they were also surprised. Hustle, bro! The car is insured. Walang problema yung kotse. But it's valuables inside. My laptop is inside. My credit cards are inside. How much ba yung laptop mo, bro? Yung MacBook ko is around $80,000. Huh? Dollars? 80,000 pesos, sorry. Meron din daw siyang libu-libong dollars sa tsikot. Yayamanin. Pero wala pang kalahating oras, nakita na ang SUV. Nakaparada lang pala ito sa isang fast food chain na isang tumbling lang mula sa resto bar. It's here, but you know, yeah, everything's here, but you know, you ask someone to check here. Nakakalimutan mo lang ba kung saan ka nagpark, bro? Baka nakakalimutan nyo ring magbayad ng bill. Maaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Yan ang tinatawag na Acheche moment. Lasing sila eh, di ba? So baka mabuti nang hindi nila mahanap yung kotse nila kaysa magmaneho sila ng nakainom. Wala siguro amats noon dahil sa nangyari. Nangyayari naman sa atin yan madalas. Minsan sa mga mall, di ba? Sa mall, kinukuna ko ng picture kung saan ako nagpark. Ayun, magandang idea yan. Minsan ka kasi, eh, parang hihimatay ka sa nervyos. Ba't wala na dito yung kotse mo? Ibang floor pala yung pinaradahan mo. Kasi kung iinom ka rin naman, pwede mag-drive. Tsaka huwag kang mag-iwan ng laptop sa loob ng kotse. Lalo na kung ang halaga ay? $80,000. Tindi pala. Ano klase kaya yung MacBook yun, ano? Ginto. Linya mo palagi sa... When I drive, I don't drink. Tignan nga natin kung uulan dahil nasusunog na tayo sa dagat-dagatang impyero ng Pilipinas na to. Alamin natin ang ulat panahon. Teka mo, teka. Teka. Bakit? News brief. Eleksyon na, boto mo sagrado, huwag mong ibinta. Alamin natin yung weather news galing sa abroad. Tingin ko, galing Las Vegas itong ulat panahon Las natin. Wala sa... Nag-enjoy lang siya doon habang tayo dito. Susunog. Enjoy lang, ano. Nagsusugal, ganun. Oo. Tama yung ginawa niya. Enjoy life. Layo sa ingay ng halalan. Live mula sa Amerika, narito ang eksperto ng paasa. Pasok, Hipag Bea. Magandang araw mga sigurol ng kabalaran. Narito na ang ulat panahon na masigurado pa sa pag-asa mong manalo sa slot machine.
patuloy na magbabaga ang buong bansa dahil sa pag-iral ng high pressure sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. Parang digmaan lang ng mga memes sa social media. Hindi na makatarungan. Diba, Mami? Matindi rin ang panalalasa ng El Nino sa Mindanao, lalong magiging madalang ang pag-ulan. Naku! Kamusta na nga pala sa mga taga-Jensan? Buti pa nung dumalaw si Bayaw dyan, nagdala siya ng ulan. Buti pa kayo, sana magdala rin siya ng ulan dito sa Las Vegas dahil napaka-init parang Pilipinas. Ay, parang sugal ang mangyayari sa atin ngayong darating na halalan. Pupusta tayo sa mga kandidato at ang nakataya ay ang kanabukasan ng Pilipinas. Grabe mga tol, ayoko na umuwi. Nakakatakot ang mangyayari sa atin. Dito na lang ako sa US kasama ng mga happy people na ginulo namin na nagpakita ng hospitality at pagmamahal. Nako, salamat Tita Beep Beep, Ate Abigail, Kuya Randall, Tita Roxanne at Tito Edwin. Salamat po! Back to you mga kampun ng kamangmangan! Sa nag-iisang eksperto... Ate, trivia muna tayo. Yan. Mga bayaw, alam nyo ba na aabot sa 54,363,844 ang bilang ng mga rehistradong botante para sa eleksyon ngayong Mayo? Ang NCR ang may pinakamaraming botante na aabot sa 6,253,249 registered voters. Dahil ko natutunan doon. So parang kalahati ng population malamala? Oo. Ng Pilipinas ang... registered voters. Oh. Malaking bulko pa dyan, mga kababaihan at mga millennial. Mm. At ang pinakamarami daw, Lord Rivera, ano? 19 to 25. Yun. Mga paboritong edad ni R.A. Rivera yan. 54, ano? 1,363,84. Saan pa mababasa yung mga TV na ito sa TV5 strat-based. Bilang Pilipino. Mm. Kaya manood kayo mga kapatid, ha, sa May 9 hanggang May 10, ang 28-hour election coverage ng TV5. Ha? Pinaka, ano, patas, unbiased. Unbiased yan. Oo. Hindi yan gaya nung nandun. Balansi dito. Mula sa nag-iisang eksperto sa paghigop ng lakas, narito na si Bart. Wala lang. Para sa balitang pampalakasan. Siyempre, pumunta tayo sa sports segment na... Balls! Hello mga liparot! Isang makabulang sport analysis na naman ang hatid ko sa inyo. Dahil sa wala kami budget para mag-shoot sa labas, ng boses na lang ulit ako sa mga Instagram ng mga sikat na atleta. Ang lalim, di ba? At dahil trending naman ang women's volleyball final sa UAAP, napili ko ang dating star ng player ng Lasal na si Chuck Cruz. Oh, ang ganda-ganda niya, di ba? Pero sa totoo lang, lagi siyang nagtitext sa akin tungkol sa beauty secret ko. Ang sabi ko sa kanya, sorry, pero natural beauty ang ganda ko. Bago panganak pa lang ako, nakitaan na ako ng ibang klaseng kagandahan. Mag-putrip. Ay nako, bet na bet ng mga lalaki yan yung mahilig kumain. At ang isa pa mahalaga, pagkatapos kumain, dapat mag-chuch brass. Kaya ito, malino na ebidensya na fresh breath si ate. Ang ganda rin ng legs niya. Mas mahaba yung legs niya, pero di hamak naman na mas nakalibog yung sa akin. Ito naman, hashtag feeling happy siya sa beach. Pero sorry lang mga manyakis dahil hindi siya nakabikini. Ito naman, naka-uniform siya ng volleyball. Ito, kasama niya ang dalawa ring magandang player na si Abby Marino at Paneng Mercado. Kahit black and white, litaw na litaw pa rin ang ganda ni girl. Kaso insecure pa rin daw siya sa timeless beauty ko. Sana naman mag-guess ka dito sa kontrabando, Chuck Cruz. Siguradong mapapaispike sa saya ang mga viewers. Nagmamakaawa na rin ang walang kwentang naming writer. Anyway, back to you boys. I love you. Meron pala naghahanap kay Bart, ano, pag wala siya dahil ng huling episode. May segment talaga ng populasyon na talagang pinapaligaya ito si Tito Bart. Ay, marami. Tingin ko hindi lang kaunti. Maraming napapaligaya si Tito Bart. Ang 14 to 25 na age group. Yung hindi pa voting yan. Hindi pa voting yan. Kahit saan kami magpunta sa Pilipinas, laging ano eh, malapit sa kabataan yan si Tito Bart. Eh. Si Tito Bart. Oo, oh, lagi na lang. Kahit sa Jensen. Oo, nagsisetup na ganyan. Pagtingin mo si Bart, may kausap ko siya. May kausap ng mga kabataan. Mga constituents niya. Election na! Sino-sino kaya ang mananalo para sagutin yan? Ito na ang Fearless. Fearless. Inaanak mo forecast ba si forecast ng ating loyal na loyalista para sa patas na pamamahaya. Si Coach Maki sa kanyang segment na Bagong Lilipunan!
chess at mga patay gutom na punk. Ilang araw na lang at magiging vice presidente na si BBM, ang anak ng ating best president ever in Philippine history. At kayong mga Duterte-tards at Noy-tards, maganda na kayo pag si BBM at si Grace po ang nanalo. Sa unang pagkakataon, magkapatid ang nakaupo sa Malacanang. Oo, takanin yun lahat. Huwag na tayong magbulag-bulagan. Alam nating lahat na si Grace po ay anak ni Makoy. Sigurado tayo na utak Marcos din yan. Tignan mo naman oh, nakumbinsa niya ang Republika ng Pilipinas na siya at ang asawa niya ay hindi Amerikano. Pag hindi nanalo si Grace, hindi mahalaga kung sino manalo presidente. Si Duterte, sa dami ng binabatong issue ngayon, may impeach yan. Si Grace, madadali din yan sa citizenship. Si Binay, impeach din yan. Hakaw pa mo eh. Si Mar, panalo yan sigurado, agawad sa Cubao. Kaya mahalaga na manalo si Bongbong Marcos dahil ang dasyong pumalit sa mababakanting pwesto. Huwag lang magkadayan ulit gaya ng ginawa noong 1986 snap elections. Naalala niyo yun? Pinakalikot ng Yellow Army yung mga picos machine para po mapangalan ni Coring lumabas. Coach, wala pang picos nun. Wala pang picos. Nung wala, nga makialam, nag-research ako sa Facebook. Sorry. At pag nagkataon, magkakaroon na muli ng isa pang Marcos sa Malacanang para ibalik ang tunay na golden age ng Philippine history. Kaya panawagan ka sa mga fans ko na parami na ng parami. Pag dinayaan magkataga-LP si BBM, bubuos tayong lahat dun sa EDSA para sa tunay na rebelisyon. Anong akala nyo kayo lang? Tanga! Si Marcos nagpagawa ng AIDS eh. Nilagyan lang ni Corey ng mga playover tsaka ribulto ng Mama Mary kaya nagka-traffic-traffic. Sabay-sabay tayong sumigaw. Marcos pa rin! Marcos pa rin! Ay, sayang. Ano ba yung hawak ni Coach Maki na yun? Asin yun, yun. Foil, ano yung pahaba? Yan tinatawag na hinihinalang asin. Hindi, yung parang may foil. Ano bang foil para yun? Para saan ba yung foil na yun? Yun yung pinipilit na hingin ng mga taga sa amin sa baliwag at sa andoks pag madaling araw. Madaling araw. Hindi ganun si Coach Maki. Oy, sabay sa may katol eh. Siguro malamok din. Okay, mga kapatid ha. Ilang tumbling na lang, pipili na po ang sambayanan ng mamumuno sa ating bansa. At dahil automated po ang ating eleksyon, iatid namin ang tamang paraan ng pagboto bilang bahagi ng aming voter education program para sa mga mangmang. Live mula sa COMELEC, nasa eksena po. Ba, nagbabalik to ang ating international correspondent. Nagbakasyon lang. Si Anderson Kupal ng CNN, Kupal News Network. Live sa COMELEC. Good day, Factards. We are now at the office of Palacio de Gobernador where the Commission on Election Head Office is located. Come on and join us. Sir, good afternoon. I'm Anderson Kupal. Yo, what the hell are you doing here? I am Jel Gerardino. I am from the Education and Information Department. I will teach you how to vote. Sir, what are the steps on voting? First thing and foremost, on election day, punta lang sila sa kanilang mga eskwelahan kung saan sila dapat bumoto. Pangalawa, pumasok sila sa loob, no? Approach nila yung ating mga Board of Election Inspectors, yung ating mga guro, at magpakilala sila. Sabihin nila ang kanilang pangalan at yung kanilang sequence and precinct number. Bibigyan sila ng tinatawag nating balota. Yan po ay nakapaloob sa ballot secrecy folder at saka ng marking pen. Can I take home the ball pen, sir? Yun lang po. Hindi po pwedeng iuwi ang mga election paraphernalia katulad ng ball pen at yung ating secrecy folder. Pakitignan maigi, siguraduhin na walang marka ang kahit anumang ovals sa ating balota. Pagkatapos po nun, pumunta po tayo dun sa ating voting area kung saan po tayo mag-shade na ng ating mga ovals. Tandaan natin, fully shade the oval, huwag tayo maglalagay ng kahit anong ibang marka, huwag po tayo mag-overvote dun sa kinakailangang boto para sa posisyon na yun. Pwede tayo mag-undervote, pero huwag lang po tayong sosobra. What if I don't vote the president because they are all asshole? Okay lang yun. Yun yung tinatawag nating abstention. Kung sakaling kayo ay wala napupuso ang kandidato para sa posisyon na yun, pwede din naman na wala kayong iboto buhat sa kanila. Sir, I'm done. What is the next step? Punta ka dito sa ating harapan ng VCM. Gamit pa rin ang iyong secrecy folder. Dahan-dahan mo tong pasok sa ating VCM. Yan. Pagkatapos nun, magkiprint na ng tinatawag na voter's receipt yung ating VCM. Pagkatapos ito ay gugupitin. At bago iabot sa'yo, ikaw ay lalagyan ng indelible ink. May pagkakataon kang tignan ng iyong resibo kung tama ba ang pagkakabasa ng ating VCM sa iyong mga balota. Pagkatapos mo i-verify kung tama ang nasa resibo, ihulog mo siya dito sa tinatawag nating voter's receipt receptacle. Pagkatapos nun, pwede ka na umuwi. And that's how to vote, Factards. This is Anderson Kupal signing off.
Buti pinuntahan niya yung Pilipinas eh, no? Bilang tayo strategic na lugar dito sa Southeast Asia. Okay, mga kapatid. Sa puntong ito, mayroon din nagbabalik sa puntong ito, Lord Rivera. Oo. Okay. Oh, sino yan? Ayan, tawagin natin ang mga anak ni Tado at ang may bahay ni Tado. Si Leia Babes. Yan. Kayong anak niya, si... Si Josa. Yan, oh! Ay, may cookies. Naku, may cookies pa tayo. Yung cookies na yan, eh. Epo, galing to sa Little Mami's Cupcake kay Ling Buhay. Yan, oh! Mampasaya yan. Ay, itong si Josa, mga kapatid, meron siyang nilaunch na isang aklat na koleksyon ng kanyang mga berso at mga dibuho. O mga dibuho niya. Aba, tignan natin to. Ang pamagat po ay... Well-arranged ink stain. Well, arrange ink stains. Ipakiliwanag mo. Ano bang ink stains na yan? Oh. Wala. Koleksyon lang po siya ng mga pinagsusulat ko po for like 2 years. Sa 2 years? Mm. Sa social media o sa pansarili? Pansarili lang po. Ba? So may mga tula po dyan. The tabby and the teacup. At si Josa ay... Electric weight. 18 years old lang, mga kapatid. Okay. Ano 18 years old lang si Josa. Ano ginagawa 18 years old kayo? Saan pala nila mahanap itong aklat mo? Ano po, pwede po nila siya kunin sa, ay bilhin sa Limitado. Yung store po namin sa Kalumpang. Or message na lang po nila si Ina sa Facebook. Si Ina? Uy, invite ko pala kayo. Yeah, dyan ka pala. Oo, nandito ako. Nandito pala si Leia Babes. Invite ko kayo kasi yung Limitado ay parte ng isang event. Yung Bob Marley Day. Tawagin ko lang yung mga kasama ko. Yeah. Bob Marley! Alam ko rin! Yung mga ginagawa dyan! So Friday ngayon! Sa Monday, hindi na pwede yan. Si Isko ng Jari La Cruz at saka yung vocalist ko ng Jimmy Joyride. Kailan ba to? Sa May 21. May 21, oo. Oh. Malilis po ang tugtugan na yan sa May 21. Wala po naninigrilyo sa dilim. Hindi dapat mabahala ang PIDEA. Tsaka walang sumisigaw dyan na legalize marijuana. Mm-hmm. Okay, kailan ba mangyayari ito? May 21 sa C5, Quezon City. Ayan, nandyan. So kailan to? Sa Sabado. Sa Sabado? Ano oras? So ang Sabado ba ay ano? May 21. Kung hindi nyo na itatanong. May 21. May 21. Ang May 21 ba, anong araw yan? Saturday. Sabado. So Sabado pala ang? May 21. Five, four, three, two, one. Isa-isay natin ang top 5 sa edisyong ito sa numero 5. Sino ang hero ng Yolanda ayon sa paboritong kandidato ni Coach Maki na si BBM? Uh-huh. Meron dyan mga nagtatanggap. Nagtatanggap sila daw ang hero ng Yolanda. Nandito tayong lahat. Nandito tayong lahat. Alam natin, pang-comics lang talaga yan. Hindi mo din tayo. Pang-comics lang pala talaga, Ramon Bautista eh. Yung kilos niya, parang, wala ka naalala? Saan? Parang pag nagsabi siya ng bigyan ng jacket. Oo, yun. Parang may ganang gano'n. Oo nga. Sa numero 4, ang giveaway ni Mayor Digong na face towel. Parang rockstar lang okay yan. Okay lang. Pero may alam tayong lahat, huwag na tayong magpanggap. Mas bagay yan doon sa isang kandidato. Ay, nako. Di ba? Ayoko maging ice candy. Basahin mo na yung sa numero 3. Punas-punas baka mo. Pang-comics baka mo. Manis yan. Sa pagpunas ng pawis. Eto. Panorin na lang natin. Patayaw mo sabihin yung pangalan. Preno-preno na tayo, mga tol. Pinol Padua editing eh. Hindi ko na-gets. Normal lang naman yun eh. Ano ba yung mali siya? Lumalan yung ilong. Ano ba yung mali siya hinahanap natin doon? Sige nga, ipagtanggol mo, Ramon. Alam nyo, yung mga comics na yan, yan talaga yung katotohanan. Pag nasa comics yan, nasang credibility yan. Hindi, tigilan na natin yan eh. May mananalo lang next sa president eh. Ano ka na kasigurado? Wala na to. Change is coming. Masahin mo lang yung numero 2. Change is coming. Sa numero 2, kung punas din lang naman ang labanan, ito ang poise na poise na si presidential candidate Grace Poe.
Okay, inulit po namin mga kapatid. Ito po si Paul Padua. Ayun, yan, no? Yan. Ayan, si Paul Padua. Yan po ang tunay na bayad ni Binay. Pansin nyo po, pag kay Binay, maganda, tsaka ano, siya po, wala, no? Siya po ang Goebbels. Goebbels. Ng kontrabando. Yan ang unang magiging ice candy. Yan. Tayo ay mga mouthpiece lang. Baga. Ang mga inosenteng video, ini-edit niya para... Para magbuhang katawa-tawa. Ang gala ng dignidad ng mga kandidato. Ang mga kandidato. Paul Padua po. Ulitin po natin. Ito pa ibang larawan po niya. Yan. Ayan, yung kinasal siya, di ba? At lumalabas po yan doon sa kabilang gate ng TV5. Yan po. Sa may Sheridan po. Sa may Sheridan po. Yung po magbumotor dyan, sa likod kayo doon. 5:30 po. Araw-araw, 5:30 na hapon. At ang nanguna sa ating top 5 sa linggong ito, ang dance step ng tumatakbong si Isko Moreno Dumagoso. Yun ang nagagawa ng sayaw na tunay na may grace talaga. Napansin mo, hindi natin napansin na lalaki yung pinapanood natin sa mga. Ay, ba? Ako yun. Ako yun. Sa kinakasando. Sa katabi. Ako sa nakasando, baka ikaw lang. Oo. Hindi, dahil dyan. Pero yung video, luma na yung video. Dahil dyan, iboboto ko si Isko Moreno. Luma, ay, hindi mo iboboto yan. Nakaula pa siya eh. Ula pa yung ano. Himala, hindi mo sinabing kaklase mo si Isko Moreno. Hindi ko kaklase yan. Hindi, lagi mo sinasabi, di ba? Kaka-schoolmate lamang. Yun nga, lagi mo sinasabi. Nagkahugasan ng kamay ah. Bakit mo biglang ano tinatakwil? Sa puntong ito, tawagin naman natin ang ating Ipag-Trivia Girl of the Week. I-welcome po natin mga kapatid, isang mainit na palakpakan para kay Miss Bridget Suarez. Gandang pahal. Hi, Bridget. Hi, guys. Kamusta ka na, Bridget? Ikaw ba ay may iboboto na sa susunod na halalan? I'm from Davao, kaya... Iyan na. Papakilala ko sa'yo, kaibigan namin, si Ramon Bautista. Kaganda talaga ng mga taga dyan. Pinagmamasdan namin ni Sabayton yung mga tattoo sa likod. Oo. May nakasulat dyan. Dasal. Pati nga ng dasal dito. Meron pang dasal dito eh. May dasal din ako dito. Pati nga ng dasal dito. Hindi, titignan din dasal dito. Napapanood ng anak mo to. Ayun. Si Bayaw. Bakit know your rights? Oh, know your rights. Kasi ano to, Angelina Jolie Tats. Eh, idol ko si Angelina. Activist kami siya. Tsaka philanthropist. So, gusto mo rin maging philanthropist? Yes. Yan. May papakilala kami sa'yo. Yan. Iyon, no? T-boy talaga na ito. Idol kayo. Renz, kung T-boy. No? Yan. Bridget, may isa lang kaming mahalagang political na tanong sa'yo. Ano bang vital statistics? 36, 26, 38. Yun! Ilan ba ang tattoo mo sa iyong katawan? Lima. Saan yung mga tattoo na yan? No? Bilangin mo, Renz. Bilangin natin, Renz. One. Okay. Dito. Tabi lang. Tapos. Isabela. Turo. Turo mo. Four. Tapos, eto sa lip. Ituro lang, pinag-aralan mo eh. Know your rights. Nakasulat na. Know your rights. Guys, mahalaga yan. Okay, so mahalaga ba? Five. Okay, ang pinakamahalagang tanong, Jun. May boyfriend ka ba? Wala eh, single ako eh. Yung malapagan! Aba, si Bridget ay hindi lang po puro kurbada at tattoo. Ipapakita rin natin na meron siyang angking galing sa pagsayaw. Ayun. Malapagan natin dyan. Tatawagin natin ang segment na to na talent portion. Po, Senyor Socopal, secure at komentarista ng makabagong pagbabalita ng social media. Eleksyon na naman, parang kailan lang namili tayo ng isang leader na akala natin ay haahon sa bansa natin. Kiliting-kiliti ang mga tumbong natin. Pagpaubaya ni Marrojas kay Noynoy ang pagtakbo bilang presidente ng bansa. Pero ano ang nangyari? Nagpadala tayo sa emosyon, sa popularidad at sa mga putang inang pangako. Ang tuwid na daan, puta, piyatuwad lang tayo sa daan.
Kaya naman ngayong eleksyon, kilatisin natin ng husto ang mga tumatakbo sa pagka-presidente. Gusto mo ba ang presidente na walang karanasan sa malaking executive position, may issue sa citizenship at umano'y tota daw ni Danting Cuangco? Gusto mo ba na ang presidenteng Pilipino nga may experience pero elitista naman at pagpatuloy lang ang mga bullshit na nangyayari sa bansa natin gaya ng palpak na MRT, tanimbala at kung ano-ano pa? Gusto mo ba na presidenteng may experience pero experyensyado din sa pagnanakaw at ultimo kulangot kapit-tuko sa pwesto dahil lahat ng kamag-anak may posisyon sa gobyerno? Gusto mo ba na presidente na matapang pero babaero at birdogo na pumapatay, may tinatago pang kayamanan sa BPI? Gusto mo ba ng presidente na magaling nga pero tagilid naman ang lagay ng kalusugan? Sa huli, desisyon ng bawat isa sa atin kung sino man ang ating pipiliin. Tandaan, katarantaduhan yung tinatawag na lesser evil na yan. Kailangan pumili ng maayos para umayos din ang ating bansa. Oo, alam ko na walang matino na kandidato. Namumuti na nga ang bulbul ko, kakakilatis kung sino ang karapat-dapat maging pangulo. Pero sana kung sino man ang manalo ngayong eleksyon, huwag tayong maging kupal at suportahan natin para sa ika-uunlad ng ating bayan. At yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak biya na mapanghusgang lipunan ng social media na mas inuuna pa ang... Ano? Social media? Oh. Sa ngalan ni Lord De Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, Bea, Bart, Epe, Coach Maki at Poops, ako si Ramon Bautista, walang kukontra sa... Sambalan sa BPI!